So meron tayong darating pa na re-reactivate na around 30,000. And then may pang-apat na batch pa po. Lahat ng re-reactivate dapat manggagaling sa survey ng listahanan. So mayroon pa po. Aabot sa 30,000 na mga dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nakatakdang ma-reactivate o maibalik sa listahan ngayong 2024. Itong inihayag ni Director Gemma Gabuya, ang head ng 4Ps National Program Management Office sa isargawang DSWD Media Forum. Ayon sa opisyal, umaabot sa 4 na mga batches ng mga household ang kanilang nakatakdang ibalik sa programa. Ang una-umunong na ibalik na na-reactivate nitong nakarang 2023 na nasa mahigit 700,000 na mga miyembro ay kabilang lamang sa unang batch. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang resulta ng ikalawang bahagi ng assessment sa ilalim ng listahanan para malaman kung sino ang ibabalik sa programa. Actually, mayroon pa tayong natitirang batches eh. Na 4 na batches ito eh, yung ating i-reactivate. Sa ngayon, mayroon tayong isang batch. Itong nireport ko kanina, batch 1 and 2 yun. So mayroon tayong darating pa na re-reactivate na around 30,000. And then may pang-apat na batch pa po, pero hinihintay lang namin ang results ng listahanan, yung second round assessment. Kasi lahat ng re-reactivate dapat manggagaling sa survey ng listahanan. So, mayroon pa po. The question is, mayroon pa po. Matatandaang nitong nakaraang taon ay umabot sa mahigit 700,000 na mga 4Ps na dating natanggal sa listahan ang na-reactivate o naibalik, matapos mapatunayang hindi pa kaya ng mga ito na walang suporta mula sa gobyerno.